Hirap makakita ang 56 na taong gulang na inang si Mary Jane matapos madiagnose ng vitreous hemorrhage o pagdurugo sa loob ng kanyang kanang mata. Kinalbaan gid kuya paghambal niya kay hambal niya sa akon damo nga dugo. Hambal niya sa mata ko sa likod. Mala kinanglan ko no operation. Mahirap lang ako na nagkaganito yung aking resort. Hindi ko na po alam kung paano po ako babangon. Mga pangarap buhay, ang bangka po, mga sira po lahat. Sabi ko, Lord, sana po lahat pong mga blessing o biyaya, sana po makamtang ko po. Tunghayan sa blessings. Imain mo na. Susunod na. Live tayo ngayon sa ating studio. Alive and awake tayo ngayon dahil tayo nag-aabang ng mga kwentong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at kagalingan. Lahat ng yan ay blessed. Wait, Alex. Tama, mas maganda kung medyo may buwelo at sabay-sabay tayo, di ba? Joyce, please do the honors. Sige, I'll do that. Kaya naman, with all conviction, sabay-sabay tayo sa pagsasabi ng blessings! Imbind mo na! Live streaming tayo sa Facebook pages ng CBN Asia at the 700 Club Asia. Don't forget to like and share our live video at mag-comment na rin kayo. Pwede rin kayo mag-post ng inyong donation, prayer request, and thanksgiving or praise report. Gamitin lang ang hashtag blessings. Imbind mo na! Pwede rin kayong mag-PM at makipag-chat sa amin sa Facebook Messenger. Sa nakalipas na 4 na araw, ang inyong donasyon ay umabot na sa 1,213,578. Tuloy-tuloy lang po ang ating pagbibigay para maipadaloy natin ang blessing sa mga kababayan nating nangangailangan. Kaya tawag na sa mga numerong nasa inyong TV screen or drop us a message on our Facebook Messenger. Ang handles ay The 700 Club Asia or CBN Asia. You can scan the QR code on your screen to send your donation. Heto ang nakaka-inspire na kwento ng isang kababayan natin sa Iloilo na nakapag-mine ng blessing. Panoorin natin. Hirap makakita ang 56 na taong gulang na inang si Mary Jane matapos madiagnose ng vitreous hemorrhage o pagdurugo sa loob ng kanyang kanang mata. Kinalbaan gid kuya paghambal niya kay hambal niya sa akon damo nga dugo. Hambal niya sa mata ko sa likod. Mala kinanglan ko no operation. Ayon sa doktor, 200,000 pesos ang kakailanganin para maoperahan ang kanyang mata. Ngunit hindi sapat ang kanilang kita. Lalo't pag-tutor lamang ng mga bata ang hanap buhay ni Mary Jane. Habang isang full-time pastor naman ang kanyang asawang si Danilo. Nagulat ako nga 200,000, nakibot gig ko. Siguduin ko niyo makapangita sa 200,000. Yan talaga yung worry natin. Ano worry, dahil alam ko wala naman akong kakayanan na ibigay yan at para maasikaso yung operasyon, kung sa amin lang wala talaga. Hopeless nung time na yun. Sa pagdaan ng mga araw, lalong lumalaki ang nakikitang itim na bagay ni Mary Jane sa kanyang kanang mata. Hanggang sa tuluyan na nitong natakpan ang kanyang buong paningin. Hindi ko na makita masyado ang ano sir, ang dalan. Bala kong maglakat ko, gaka ano kong damadus mo. Unda mo sa mubra ko nga hindi ko na mahimo. Hindi na ako katudlo bata. Hindi na ako mayo kabasa. Nabalot ng takot si Mary Jane sa posibilidad na baka tuluyan ng mabulag ang kanyang kanang mata. Ina-try ko nga itakpan ko ang piya kong mata nang nakakita. Ginaamon ko na siya. Ginatakpan ko muna kaya hindi naging kuya kakita. Ang mga dulom naging siya. Hindi ko tiamon ni ang matabo sa akon. Tapos ginatulok ko sila ang anak ko. Hamay ko sa balang araw basi hindi ko na bala makita. Panalangin ang kinapitan ni Mary Jane sa pagsubok na ito. Pray ko nga Lord, sin ko inong iayuwa man ang akong mata nga makakita. Gusto mo pa ko sang wala mahimo ka obra. Nalaman ng Operation Blessing ang kalagayan ni Mary Jane. Mula Mina, Iloilo, inilipad siya ng Operation Blessing patungong Maynila para dito maoperahan. Sa ilalim ng life-changing surgery program ng Operation Blessing,
sinagot ng Operation Blessing ang operasyon at gamutan ng mata ni Mary Jane. Tagumpay ang naging operasyon. So right now, she can already see at around 20-30. So that's only two lines below 20-20, which as you all know is what we consider normal. Nami ang pagbulig bala sa Operation Blessing. Nakita ko ang pagbulig nga tutuod nga bulig, grabe ang gugma. Nalipay gid ko kay nakakita na ko subong, hindi na para sang una nga nahadlok ko maglakat. Dako gid ang papasalamat ko sa Operation Blessing as in siling ka bala nga Operation Blessing nga operasyon gid siya. Alex, nakakadurog ng puso yung sinabi ni Mary Jane, no, na parang tinititigan na niya yung kanyang pamilya dahil darating yung araw na baka hindi na niyan sila makita. Tsaka yung sinabi niya, no, makakarelate ako kasi longgo rin ako eh. Tuod-tuod ganyan nga bulig, nga may gugma with love. So, naging malinaw ang pag-asang ma-restore muli ang paningin ni Mary Jane dahil sa inyo pong tulong. Marami pa tayong ibang mga kababayan na naghihintay ng inyong tulong para sa kanilang operasyon. Hindi lamang sa mata, kundi sa iba pang karamdaman na nangangailangan ng surgical intervention. Kung nais niyong maging blessing sa mga kababayan natin na nangangailangan ng life-changing surgery tulad ni Mary Jane, i-type niyo ang word na bless sa comment section sa FB Messenger ng The 700 Club Asia or CBN Asia. Pwede rin kayo mag-message sa amin sa X or Instagram. Kung gusto ninyo magpadala ng donasyon, pwede nyong iscan ang QR code na naka-flash sa inyong screen. That would lead you to our GCash, Maya, Shopee Pay at Bideo Pay. Sa mga magpapadala ng kanilang donasyon, narito ang espesyal na regalong handog namin sa inyo. In the soft whispers of hope and desire, amidst tears of pain and fear, does God really listen? Nothing is too difficult for Him, but what's important to God is the preparation that He's doing inside of you. Deepen your understanding of prayer in Peter Kairou's special audio teaching, God Desires to Answer Our Prayers. Be bold when you ask God. Donate any amount and get exclusive audio streaming access to God Desires to Answer Our Prayers. The shocking part for me was just hearing the word cancer. Overcome doubt and fear as you learn how to believe for healing. An exclusive four-part video with the 700 Club hosts Gordon Robertson and Ashley Key. Get streaming access, including a digital workbook for your donation of 2,500 pesos. Plus, receive streaming access to God Desires to Answer Our Prayers. Become a CBN Asia partner today. Developing the habit of generosity is easier with GCash scheduled transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the Bank Transfer page, tap Add Account. Select BDO. Create a nickname. Enter the account name, CBN Asia Incorporated. The account number, 003-00-00-55260. And your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate, weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details, then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today. Matapos ang mahabang panahon ng pagiging empleyado, naging negosyante si Lovely at naranasan ang makaluwag-luwag sa buhay. Pinasok nilang mag-asawa ang isang fruit shake business. That time na dalawa na po yung branch namin at nag-earn na nga po kami ng 5 digits a day. Ang sarap pala sa pakiramdam na mapamili mo yung mga anak mo, nang kuha lang sila ng kuha, at saka nakakapuno ka na ng pushcart, ganyan. Kasi before talagang yung tipid na tipid ka. Gayunman, dalawang taon lang ang itinagal ng kanilang negosyo dahil ipinasara ito gawa ng COVID pandemic noong 2020. Dahil walang ibang hanap buhay, umasa lang ang pamilya ni Lovely sa inipon nilang pera para sa mga gastusin, hanggang sa nasaid na rin ito. Kailangan mo mag-vitamins, pero wala kang pambili. Kung dati nakakapag-snack ka pa, yun, parang kailangan mo nang tipirin yung sarili mo na twice a day ka na lang kakain, ganyan.
Sa taon ding iyon ay nagkasakit ng stage 3 breast cancer ang tiyahin ni Lovely na itinuring na niyang pangalawang ina. November 2020, pumanaw na rin sa cancer ang nanay-nanayan ni Lovely. Lord, hindi pa nga tapos ang problema na to sa business namin. Bakit? Sinusubok mo po ba talaga yung faith ko sa'yo? Naging karamay ni Lovely sa matinding kalungkutan ang programang The 700 Club Asia. Even now, the Lord is saying to you, I hear the cry of your heart. I know your distress. I'm the God who will meet your need. Put your faith in me. Sumabay ako sa prayer nung kay Pastor Peter na ililift up yung lahat ng burden. Kasi sabi ko that time, hindi ko na kaya, Lord. Ikaw na. Kinapitan ni Lovely ang pangako ng Diyos na balang araw ay pagpapalain muli ang kanilang negosyo. At bilang pagsunod sa Panginoon, ibinigay ni Lovely sa CBN Asia ang 500 pesos mula sa 600 pesos na natitirang pera nila sa GCash. Naniniwala po kasi ako sa verse ng Jeremiah 29:11. Now, for I know that I have plans for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in the future. Na yung mga pinagdadaanang naming hirap, may plano si Lord. Na parang binibuild niya lang siguro, gusto niya lang mabuild yung faith ko sa Kanya, mas maging stronger. Dito binigyan ng Diyos ng karunungan si Lovely na gamitin ang Facebook upang makapagbenta ng produkto nilang mango shake. Pumatok ito sa customers at marami ang nagsipag-order online. Dahan-dahang nakabangon ang kanilang negosyo. Ang dasal ko po na that time, Lord, makabenta lang po kami ng 10 cups ng shake. Okay na po ako doon. Sobrang blessings na po yun. Hanggang sa dumobol ng dumobol, aabot din po siya siguro ng 100 cups. Kanyan po. Ngunit makalipas ang ilang buwan, tinamaan ng COVID-19 ang asawa ni Lovely na pangunahing katuwang niya sa fruit shake business. Nag-question na naman ako, Lord, ano bang gusto mo? Lahat na lang ba na meron ako, balak mo bang kunin? Naging daan para sa asawa ni Lovely ang pagkakasakit ng COVID upang makapanood ng The 700 Club Asia at matulungang magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Patuloy silang kumapit sa panalangin hanggang sa makamtan ng kanyang asawa ang kagalingan. Parang na-realize namin na ginawang way yun ni Lord na para mas mapalapit yung asawa ko sa kanya. Madalas siya na yung nagsasabi sa akin na mag-pray tayo, Mi. Itinawid ng Diyos ang bawat pangangailangan ng pamilya ni Lovely kaya't nakapag-donate muli sila sa CBN Asia. Di nagtagal, isang pwesto sa loob ng park ang nagbukas para kila Lovely upang maipagpatuloy ang negosyo. Taong 2021, dumaloy ang mas malaking biyaya sa kanilang buhay matapos makalahok sa isang Christmas bazaar kung saan dagsa ang mga mamimili. Nasundan pa ito ng iba't ibang bazaar na ginanap naman taong 2022. Naging 6 digits po talaga yung income namin. Kaya sobrang blessed namin kasi na-sold out po kami in just 3 hours. Na-overwhelmed po kami sa blessing ni Lord na lahat po nung pinagdaanan naming hirap, parang na-wash out. Hanggang ngayon, pinagpapala ng Diyos ang kabuhayan ni Lovely. Nabiyayaan pa sila ng isang bagong motorsiklo na nagagamit nila sa negosyo. Ilang beses mang patumbahin ng mga pagsubok, mananatiling nakakapit si Lovely sa wagas na pag-ibig ng Diyos. Natutunan ko pong magtiwala at kumapit sa Panginoon. Talagang sobrang thankful ako na sobrang mahal ako ni Lord. Kasi lahat yun nalagpasan ko. Kung wala si Lord na ginawa kong anchor, na pinanghawakan ko, hindi ko masasabing makakaharap ako sa inyo ngayon at makakapag-share ako ng ganito. Alam mo, Alex, yung naaalala ko is yung story sa Bible, yung widow's mite. No? Isa siyang babae, isang widow, wala na siyang husband, and wala na rin siyang masyadong pera, but she still gave what little she had. She still gave it to the Lord. Kaya yan din yung ginawa ni Lovely. At parang it is very hard, no? Alex, na kung wala ka or feeling mo you don't have enough,
where do you find the strength to be generous? Well, the strength lies in faith. Because sa normal, no, to see is to believe. Uh-oh. Pero yung faith, you believe, and then you see. I like that. Oh, yun yung ginawa grabe. Ni Lovely. Oh, grabe nga yung pinagdaanan ni Lovely. Parang roller coaster. Ang ayos nung una, masagana ang buhay. 100-folds pa nga, di ba? Tapos biglang nagka-problema. Tapos naging ayos ulit. Tapos hindi na naman masyadong malubak yung daan. Hindi Lovely yung experience. Oo nga, that's so true, Alex. But in the end, naging Lovely din, di ba? So, in fairness naman, sa bawat lubak ng journey ng family niya, doon din nila na-experience yung grace of God. Yung point na bibigay na sila, pero doon sila binibigyan ni Lord ng pag-asa. Ayan. At sa lahat ng pinagdaan ng iyon ni Lovely, ay naging bahagi ang ating programang The 700 Club Asia at ang ating prayer center. Lahat ng yan ay naisasagawa namin nang dahil sa pakikipagkapit-bisig ninyo sa CBN Asia. Sa tulong ng inyong donasyon ay patuloy nating naipapalabas ang programang ito without paid commercials. Considered the longest-running Christian television program, The 700 Club Asia continuously gives hope to the hopeless. Broken relationships are being restored, and by the power of the Holy Spirit, many receive healing. Amen and amen. Your donation helps our prayer center to operate 24 hours a day, 7 days a week. Ang ating mga trained prayer counselors ay nagiging prayer partner ng ating mga kababayan, katulad ni Lovely, na dumaraan sa mga iba't ibang hamon sa buhay. Maging kabahagi na lang gawain ito ng Diyos, tawag na o iskan nyo lang ang QR codes na nasa inyong mga TV screen. Makipartner na kayo sa amin sa pagbibigay pag-asa sa mga kababayan natin gusto lang mag-give up sa buhay. Sa mga magpapadala ng kanilang donasyon, may special na regalong naghihintay para sa inyo. In the soft whispers of hope and desire, amidst tears of pain and fear, does God really listen? Nothing is too difficult for Him. But what's important to God is the preparation that He's doing inside of you. Deepen your understanding of prayer. In Peter Kairou's special audio teaching, God desires to answer our prayers. Be bold when you ask God. Donate any amount and get exclusive audio streaming access to God Desires to Answer Our Prayers. Become a CBN Asia partner today. Madali nang mag-donate sa CBN Asia. Pumunta lang sa alinmang branch ng ML Quarta Padala nationwide. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang CBN Asia bilang company name. Ang iyong pangalan, contact number, halaga ng donasyon at telethon sa other details. Ibigay sa counter ang iyong filled out form, kasama ang iyong donasyon at hintayin ang kopya ng iyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? Mahirap lang ako na nagkaganito yung aking resort. Hindi ko na po alam kung paano po ako babangon. Pero ang higit po na ikinalungkot ko, kinaiyak ko, alam po ng mga taga-duluhan, nung sila po ipumunta rito na nakita ko na sinabi nilang sila ay nawala na ng tirahan, natapon yung mga kasangkapan nila. Doon po talaga ako nabagbag na sobra. Marami po. Ang gamit po lahat sa bahay, tsaka mga pangarap buhay, ang bangka po, sira po lahat. Tayo-tayo lang po, nag-iipon po na pangpundar po ulit ng panggamit po. Alam kong wala rin naman pong hanap buhay dahil sila po ay nagsisipagbangus nga lang. Tapos natapon po yung mga binigay ko po sa kanila mga panghanap buhay na salap. Sariwa pa sa mga residente ng Dingalan Aurora ang naging epekto ng bagyong Ulysses noong December 2020. Lalong nagpahirap sa kanilang hanap buhay ang COVID-19 pandemic. Si Marieta, na namatayan ng asawa, ay kailangang magdoble kayod upang buhayin ang pamilya. Nagpapagamas, yun, nakikikon po kami, nakikiupa. Tapos yung po pag yun, nagkukapuan yung ganyan po, walisting-ting, nagkakayas. Yan po ang ikinabubuhay lang po namin dito sa kanya po, nagbabangos. Kung iisipin ko nga po, sir, kung wala po talaga magdo-donor po sa amin, hindi po namin kaya talang bilhin kasi kung din po yan, pera din po talaga ikukan mo dyan. Malaking pera din po ang gagastusin mo po dyan kasi. Hindi ba ako nakakalimutan sa Panginoon, sa totoo lang po, sir?
bago po ako matulog, nagpe-pray ako. Saka pag bago gising ko po, nagpe-pray ako. At sabi ko, Lord, kung talagang ako'y mahal po niyo, Lord, sana po lahat pong mga blessing o biyaya, sana po makamtang ko po. At nanalangin din ako na sabi ko, sana mayroong tao na lumapit, na ako man ay gamitin ni Lord na ako'y maging daan para doon sa pakanilang pangkabuhayan. At yun ay nangyari na po. Nabanggit ko po kay Pastor Dan na Pastor, kasi nabanggit po niya may Operation Blessing. Hindi man ako yung dapat makinabang, sila naman ang makikinabang talaga. Pastor, baka po pwede naman na pahiling naman ika, ng, pahiling naman ka ako ng, ano, ng net. Sabi mo, ingi po tayo sa Panginoon sa pangako tayo ng Diyos aasa. Yun, nakakatuwa dahil nung Sunday na yon, ganun yung pinaka-main idea nung aming mga naging parang request. And then Monday, just ano, kinabukasan, tuwan-tuwa naman ako. Sabi ko, talagang napakabuti ng Panginoon. Tunay ngang ipinakita ng Diyos ang kanyang katapatan nang dumating ang Operation Blessing sa nasabing lugar. Nakapagbigay ng bagong fishnets para sa milkfish fingerlings at basins para sa 35 families ng Barangay Matawe, Dinggalan, Aurora. Dagdag pa rito, mayroon ding binuong non-motorized fishing boats para sa 26 na mangingisda sa nasabing lugar. Kasi naniniwala tayo sa Operation Blessing na ang pinaka-vision natin ay magkaroon ng transformation yung buhay ng mga taong nare-reach out natin. So economically, natutulungan natin sila. But at the same time, gusto nating mapuntahan nila, marating nila yung plano ng Diyos, which is yung pagmamahal ng Panginoong Jesus, para holistic yung magiging resulta ng ginagawa natin. Hindi kinakalimutan ng ating church partner na ipagdasal ang pamilya at maibahagi sa kanila ang pagmamahal ng Diyos. Maraming salamat po sa mga tumulong para magkaroon kami ng ganito, kung ano po, mga panghanap buhay, kung ano po. Maraming salamat ka po kay Balaing Arceli saka sa mga Operation Blessing na sila'y hinipo ng Panginoon Diyos para sila'y makarating dito ka po sa atin na magbigay ng ganyan pong panghanap buhay sa atin ka po ang ganun. Yan, sabi ko nga, darating ang panahon, hindi man ngayon, na yung mga nawala ay sisiguraduhin kong ibabalik ng Panginoon yan. Basta manampalataya lang tayo kay Lord. Yung nangyari kay Joel, kay Marietta, kay Arceli, parang alam mo yung dumarating ka sa punto talaga na himala na lang yung hinihintay mo. And alam niyo po, dahil sa panalangin ninyo, dahil sa inyong tulong, you became the miracle that these people are waiting for. So maraming salamat po sa lahat na nagbibigay because you are the tangible expression of God's miracles in their lives. So, alam mo, Iko, yung mga napuntaan ko na Operation Blessing, no? Talagang mangha-mangha sila na parang hulog sa langit ang tingin nila. Eh. Kasi di ba, bakit ang mga taong to pupunta pa rito? Napakalaking lugar. At hindi lamang yan, inaaral ng Operation Blessing kung ano yung tulong na ibibigay. Katulad ng mga fishnets, yun ang talagang kailangan nila, yung mga bangka. So, they don't come in cheap. Pero yes, yan ang kailangan nila specifically na dala natin. So, hindi po natatapos sa pagbibigay ng mga relief goods ang ating tulong sa mga biktima ng kalamidad. Tuloy-tuloy ang ating tulong hanggang makabangong muli. Hindi po yan one time lang. Mm-hmm. Yan po ang layunin kaya nandirito ang Operation Blessing. Totoo po yan. Binibigyan natin sila ng mga kagamitan para ipagpatuloy nila ang kanilang kabuhayan. Katulad ng mga mangingisda, binibigyan natin sila ng bangka at ng mga fishnets. Ang mga magsasaka naman, binibigyan sila ng mga binhi para itanim, mga alagang hayop, and other livelihood starter kits. Sa mga nais makibahagi sa gawain ito, you can donate right now using your credit card. Madali pong mag-donate at safe pa. You can send your donation by scanning the QR code on your screen or visiting our website, cbnasia.com/give. Meanwhile, here's Joyce for some updates. Thank you so much, Alex and Iko. Kasama ko ngayon sina Nerissa at Zay, ang ating mga digital media specialists. Ner, mag-shoutout naman tayo sa ating mga FB Live at YouTube viewers. Hello, Miss Joyce. So, hello po to our viewers. Hello po to our viewers from Israel, Hong Kong, UAE, and Canada. Ayan. FB stars naman.
Marami po ang nag-send ng FB stars. Sila Pilon, who sent 20 Facebook stars. Iggy sent 15 Facebook stars. Norman, 20 FB stars. Rose Ann sent 100 Facebook stars. And April sent 50 FB stars. Exciting! Wow. May mga pledges din po tayo. Christina from Pasig sent 1,600. Marivic from Tarlac sent 100. Carolina from Cavite sent 2,000 pesos. Juliet from Marikina sent 500 pesos. Juanita from Las Piñas sent 500 pesos. Wow, daming pledges! Eliza from Capiz sent 1,401 monthly. Georgit sent 200 pesos. Yes! Nympha from Sweden sent 5,000 pesos. Wow, I love it. Evangeline from Caloocan sent 11,500. Yes, Lord, thank you. Meron pa. Meron hindi pa tapos. Marami pa, game. Here are other pledges. Erwin and Gina sent 2,500. Boyet from Zirzal sent 5,000. Merle from Cavite, 2,500. Denya from Rizal, 500 pesos. May from Manila, 500 pesos. Armand and Mercy from Laguna sent 500 pesos. Thank you very much, Narissa and Zay, for all your help. Now, let's look at some of the comments on our social media. Mga comment ninyo dahil sa CBN Asia, nagiging matatag ako sa oras ng lugmok. More power and God bless. That's from Gwyneth Geisler. Thank you, Gwyneth. Next comment, I am happy to help because I know God is my provider. Thank God because it's been 1 year and 3 months being part of Operation Blessing. From Christine Abuzo Balungaya. I hope I said your name right. And one more, watching here in Riyadh, Saudi Arabia. Hello. Please pray for me and my daughter na maging successful po yung binuksan nilang negosyo, and I pledge 500 pesos monthly. Aileen Antonio Bartolome, I'm lifting up your concern right now to the Lord. Heavenly Father, we lift this up to you. We know, Lord, that you care about her and that you will grant her petition. Sabi naman ni Isabel Jo de Vera, still tuloy pa rin ang 500 pesos pledge ko sa the 700 Club Asia. May you bless, Lord, Isabel, and give her the desires of her heart. And now we've got an update. Let's see how much we have raised. We have 1,272,890 pesos. Please, guys, keep on donating. Sa mga magpapadala ng kanilang donation, we have these exclusive gifts just for you. The shocking part for me was just hearing the word cancer. Overcome doubt and fear as you learn how to believe for healing. An exclusive 4-part video with the 700 Club hosts, Gordon Robertson and Ashley Key. You can absolutely have it. Jesus came for you. Get streaming access, including a digital workbook, for your donation of 2,500 pesos. Plus, receive streaming access to God Desires to Answer Our Prayers, an audio teaching by Peter Kairos. Become a CBN Asia partner today. Good news from iRemit and CBN Asia. You can now send your donations to CBN Asia online using iRemit X. Simply download the app from the Google Play and Apple Store and register. If you are sending your donations from these countries, remittance fee is free. Once registered, just click your country of origin, click I Pay, then choose Donation to CBN Asia and proceed. A confirmation will be sent to your registered email address. Send in your donations now. Sa isang maliit na negosyo lamang, kumukuha ng ikabubuhay si Aling Susana. Ngunit malaking sagabal sa kanyang paghahanap buhay ang nararanasang sakit ng ngipin. Mahigit isang taon na niyang tinitiis ito. Kasi kumikibot pati yung sentido ko, gumagalon siya. Alos lahat, hindi mo na malaman kung sana sakit na. Parang alos lahat ng ngipin, masakit na. Dala ng kahirapan kung kaya tinitiis na lamang ang sakit. 800 ang pabunot ng isang ngipin. Siyempre, para makapagpabunot, sayang 800. Titiisin ko na lang kahit papano. Minsan nauupa-upa naman yung sakit naman ng ngipin ko. Laking tuwa niya nang magtungo doon ang Operation Blessing Mobile Clinic para magsagawa ng libreng serbisyong medikal.
kabilang siya sa higit 200 residente sa 4 na barangay na nahatiran ng tulong ng araw na iyon. Sobrang saya ko, may salamat sa Diyos na nakawakas. Makakatulog na akong maayos na maayos ng tulog na hindi na kumikibot ang ngipin ko. Nagpapasalamat ako sa Operation Blessing. Kami po ay sobrang nagpapasalamat. At sana po ay patuloy po kayong sumuporta at patuloy po natin sama-sama tulungan ng ating mga kababayan. Grabe na, Joyce, kung iisipin mo, maliit na parte lang naman talaga ng katawan natin ang ngipin, pero pag sumakit ito, damay talaga yung buong katawan. Ang hirap nun, syempre, ang hirap kumilos. Tapos iba, pagising mo, masakit yung ipin mo, parang hindi ka na makapagtrabaho, hindi mo na alam kung... Pero pang ganda ng ipin mo, parang hindi ka pa naka-experience ng toothache. Ay, hindi. Talaga? Ang hirap nun, Joyce. Isipin mo, pagising mo, sakit-sakit ng ipin mo. Ako, naka-experience ako ng toothache nasa probinsya. Sunday. Walang dentista na open on Sunday. So, yung drive 4 hours back to Manila, oh my goodness, na kumakatok na ako at umiiyak ako sa isang dentista na do something to remove the pain. Kaya, kwento niya nga, di ba? Oo. Parang nag-gargle lang siya ng asin na may tubig, hoping. Oo. Asin na may tubig na hoping mawala yung sakit ng ngipin niya, but no. O, isipin mo yung mga kababayan natin sa mga liblib na lugar. O di kaya, sabihin natin, walang pera. Pampadoktor, di ba? Mm. Or, yun nga, malayo sila sa mga ospital or sa health centers, nasa liblib sila. Yan po ang madalas na dahilan kung bakit nanganganib ang kalusugan ng marami sa ating mga kababayan. Ikaw, di ba, hindi lang sa dental hygiene or sa toothache, yes, pati sa mga ibang klaseng sakit. At yan ang madalas puntahan ng Operation Blessing, yung mga liblib na lugar para magsagawa ng mga libreng serbisyong medikal. Alam mo, Joyce, nakasama na tayo sa Operation Blessing and makikita mo talaga kapag dumarating na yung ating yung ating mobile clinic, di ba? Talagang tuhan-tuwa talaga sila kasi hindi nga sila makapunta sa mga ospital. Kaya blessing talaga na dumarating ang Operation Blessing dahil sa tulong nyo. At bukod po sa medical, dental, nagbibigay din tayo di man ng optical services. Okay, namimigay din tayo ng gamot, vitamins, at ito importante, wheelchairs para sa mga kababayan nating hindi makalakad dahil sa kanilang kapansanan. Operation Blessing also conducts life-changing surgeries for patients with cataract or cleft lip, cleft palate, and club foot. All these programs aim to meet the health needs of our poor kababayans. Oo nga. So lahat po ng inyong mga pledges at donations, dito po yan napupunta dyan sa mga medical services at iba pang ganyan. Hindi hadlang ang distansya para maihatid natin ang pag-asa at pag-ibig ni Jesus Christ sa iba't ibang probinsya sa ating bansa. So please, makipartner na kayo sa gawain ito ng Diyos via CBN Asia. Mag-message lang kayo sa aming Facebook Messenger o di kaya sa X o Instagram. Pwede rin kayong tumawag o mag-text sa mga numerong nakikita ninyo sa inyong screen. Maaari nyo ring ipadala ang inyong donasyon sa GCash, Maya, BDO Pay, Shopee Pay by scanning the QR code that you see on your screen. Samantala, makakapanayam ni Alex ang isang kababayan nating mind na blessing. Alex? Makakausap natin ngayon ang isang single mom na regular giver ng CBN Asia at regular caller ng Prayer Center. Makakasama natin ang isa sa atong kaigsuonan mula sa Lapu-Lapu City, Cebu. Let's welcome Marisa Loon. Marisa, good evening. How are you? Good evening po. Kumusta ka na? Lalo na yung, di ba may tinawag kang prayer request sa ating prayer center? Opo. Ano ba yung request mo? Taong 2023 po, nag-chat at tumawag po ako sa prayer center para ipanalangin po ang aking anak na nag-apply po ng visa. Pangarap po niya yon. Nakikita ko na parang hopeless na po siya. Nagsabi siya sa akin dahil hindi na daw ma-approve ang visa niya. Dahil nakita niya na kunti na lang ang laman ng bank account para sa Shuman. Nag-text po ako sa prayer request at ipananalangin nila ako. Halos everyday po, tumatawag ako sa prayer center sa Cebu at sa Manila. Sabi ko sa anak ko, kung will ni Lord, mangyayari yan.
Patapos ang tatlong buwan, kinakausap ako ng anak ko na approve na daw ang visa niya. Kasi po, final na po siya na praise God po. Wow. So, ibig sabihin yung request mo na yung student visa ng anak mo sa Canada, pinag-pray mo and then na-approve. Opo. Praise God po. Approve po. So, kahit na-approve na, tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay mo sa CBN Asia. Opo. Tuloy-tuloy po. Patagal na po akong loto po na siya po. Okay. Meron ka pa bang ibang prayer request maliban dun sa mga answered na? Opo, yung good health ko po kasi masakit po yung legs ko. Parang bruised, hindi po yung right leg ko po. Okay. Pag-pray kita, ha? Father God, in the name of Jesus, I declare that that right leg of Marisa right now be healed in Jesus' name. By your stripes, Lord God, I declare that those legs, Lord God, will be restored to normal even right now in Jesus' name. Receive your healing from the Lord. Maraming salamat, ha, Marisa. Sa susunod po nating kwento, babaeng ilang beses nang na-heartbroken. Ako, marami makaka-relate dito. Matagpuan pa kaya niya ang kanyang one great true love. Lumaki sa pangangalaga ng kanyang lolo at lola si Edeline. 8 taong gulang siya nang magsimulang magsaka sa bukid para may kainin. Salat na nga sa yaman, salat pa sa pagmamahal ng mga magulang. Kung kaya't sa kanyang pagtanda, hinanap ni Edeline sa pakikipagrelasyon sa mga lalaki ang pagmamahal na pupuno sa kanya. Okay lang kahit na masaktan ako, kahit na may asawa pa yan, kahit na ano. Basta gusto ko eh. Gusto ko yung tao na yun eh. Go ako. Hanggang umibig si Edeline sa isang lalaking mayroong asawa. Nagbunga ng 2 anak ang kanilang maling relasyon. Subalit nagkahiwalay rin sila. Nakakasawa ka na? Yung gusto niya, tapos gusto ko, ayaw naman niya. Walang isang linggo na hindi kami nag-aaway. So, magkiwalay lang kami. Sabi ko, bumalik ka sa asawa mo. Ayusin mo yung pamilya mo. Ako, babayaan mo na ako. Solong pinasa ni Edeline ang pagpapalaki sa mga anak. Hanggang muli siyang nagmahal sa isang lalaking mayroon ring asawa. Tinulungan niya ako sa mga anak ko. Tsaka sinuportahan niya ako. Sa halip na makadama ng kaligayahan, lalo lamang nakadama ng kalungkutan si Edeline. Pag wala siya, nag-iisip ako na parang sabi ko, ano ba yun? Parang hindi naman normal yung ano namin, relasyon namin. Kasi, syempre, pag kailangan ko siya, nandun siya eh, sasawa niya eh. Parang ganon. Although, marami akong pera. Pero hindi ako masaya. Sa gitna ng kanyang matinding pinagdaraanan, nakapanood si Edeline ng programang The 700 Club Asia sa telebisyon. Nagbigay ng inspirasyon sa kanya ang mga kwento ng mga taong nakaranas ng pagbabagong buhay sa tulong ng Panginoon na tampok sa programa. Sabi ko nga, bakit siya inayos ng Diyos? Parang ganun, bakit ako? Bakit ganito yung buhay ko? Sana ako din, sana maging maayos rin yung buhay ko. Kasi that time, parang gulo-gulo ng buhay ko. So, nag-text ako doon sa 700 Club Asia. Sabi ko, kung pwede hanapan niyo ako ng malapit sa location ko, na church. Sa tulong ng prayer counselor mula sa CBN Asia Prayer Center, na ikonekta si Edeline sa isang Kristiyanong simbahan. Dito niya sinimulang palaguin ang pananampalataya sa Panginoon na unang natanim sa kanyang puso sa pananood ng The 700 Club Asia. Ang laking bahagi sa buhay ko ng 700 Club Asia. Doon ako natuto tungkol sa Diyos, yung parang yung kahit na maraming pagsubok, basta magtiwala ka lang. Sinimulang itama ni Edeline ang kanyang buhay. Nakipaghiwalay siya sa kanyang naging karelasyon na may asawa. Nagkaroon pa si Edeline ng isa pang karelasyon, pero iniwan rin siya nang siya ay ma-stroke. Sa mga panahong ito, lalong kumapit si Edeline sa Panginoon. Nangibabaw sa kanya ang pagtitiwala at paghingi ng tawad sa Diyos sa mga kasalanang nagawa. Sabi ko, tanggap mo ko rin, inaamin ko yung mga kasalanan ko. Hangin mo ko dun sa sitwasyon ko. Ayoko nito, ayoko ng sitwasyon ko.
Naging matibay na kaagapay ni Edeline ang Diyos at ang kanyang salita para sa kanyang kagalingan mula sa stroke at paghilom ng mga sugat ng nakaraan. Buong puso niyang ipinaubaya sa Panginoon ang kanyang buhay. Ganap niyang natagpuan ang tunay na pag-ibig sa Diyos. Binigyan ako ng pagkakataon, sabi ko, na mabuhay ulit. Naayusin yung buhay ko. Sa Panginoon, all in one, may boyfriend ka na, may partner ka, may tatay ka. Lahat na siya. So, sabi ko, wala na akong hanapin. Totoo ko. Ang buhay ko ngayon dahil sa Diyos, payapa po. May kapayapaan sa puso ko. You know, si Edeline is just really looking for love. And I think that this is a description of all of us. We're just here on earth and we're looking for love. And in the process of looking for love, we make all these wrong decisions, mga wrong choices. Kasi feeling natin, desperado tayo, or maybe I'm not beautiful or I'm not handsome enough, so bibigyan ka ng pansin na isang tao. You know, bibigay ka kaagad kahit sabihin natin may asawa na yung tao. So, this is the human condition talaga. Diba, Pastor Alex? Yes. We have this deep longing to be loved no matter who we are. But there's no other human being who can love us like that. It can really only be God who can love us, diba, all the way deep down, even if we are, I think, yung pinaka-worst na tao, only God can love us all the way through and through. Well, ang ganda ng sinabi mo kasi yung kalagayan ni Edeline, I call that depravity. Yung bang you have a depraved mind, akala mo, basta gusto ko yan. Mm-mm. Pero so go parang go. She threw everything into the wind, not knowing na puro sumpa ang aabutin niya. Because pag sinira mo ang isang covenant marriage, yan ay sa harap ng Diyos kasama. God is at the center of that marriage. So, si Edeline, she was thinking that it's okay just to love anybody. Pero, ang love is a covenant marriage, more than a contract. So, kaya nga, lumalagay sila sa maayos eh, nagpapakasal eh. Dahil hinihingi nila, they implore the blessings of God. So, maghanap po tayo, magpray tayo. Bibigyan tayo ni Lord and don't look for love in the wrong places. Kung gusto po ninyo, kakarelate kayo kay Edeline, samahan niyo ako magpray. Father God, thank you so much sa istorya ni Edeline. I hope, Lord, na hindi po mangyari sa akin yung o kapag nangyari man, I pray, O Lord, that you would give me, Lord God, the strength, the wisdom to see, Lord God, the red flags, Panginoon. Lord, isa lang ang aming buhay. And we don't want to waste our lives on things which has no eternal value. That is why, Lord Jesus, I just pray, Lord, that you would be the one, Lord, to lead me to this right person. Alam ko, meron kayong inilaan sa akin. And by faith, I know, Lord God, that you have a plan for me. The plan to prosper me, not to harm me, and give me an expected end. Salamat, Panginoon. I offer my life to you. Katulad nga ng sinabi ni Edeline, Lord, i-offer ko na sa iyong ikaw na po ang bahala sa akin. Be the driver of my life. I accept you as my Lord and Savior right now. And make you king in my life. In Jesus' name, amen. In Jesus' name, amen. Okay, I want to read some comments right now na pinost sa ating mga social media. Sabi ni Lanzier Giver, pray for me po for my upcoming medical examination na maging okay ang lahat at mawala yung fear and anxiousness niya, although he already claimed it. At minayin na niya in Almighty Jesus' name, amen and amen. We'll pray for that Lanzier. Meron pa. Do we have more or ito lang? Meron pa. Please pray for Miss Chris Aquino's healing po. Yes, Yan Reser, we're going to do that. And for everybody who
is going through any kind of sickness, I have some verses for you. And this is from Psalm 107. Hanapin niyo po tong psalm na to sa Biblia, Psalm 107. They cried to the Lord in their trouble, and He saved them from their distress. He sent out His word and healed them. He rescued them from the grave. Ganun po ka-powerful ang ating Lord Jesus Christ. He can rescue you from the grave. So if you are sick right now, or if there's anything you need, we are here to pray for you. We lift up to you, Lord, yung mga prayer requests natin, including si Chris Aquino right now, who is going through an immune system problem. Father, hindi lang siya. Alam kong maraming taong nanonood na may lupus at may iba't ibang immune system na ina-attack ng kanilang mga cells, ang kanilang sariling muscles, ang sariling sistema sa katawan. Lord God, this is not your design for your beloved people. But your word says, babasahin ko ulit, He sent out His word and He healed them. He rescued them from the grave. So lahat ng tao ngayon na fighting cancer, fighting diabetes, your name is higher than all of these sicknesses, mga cancerous tumor, mga stage 4 breast cancer, COPD, lung disease, severe trigger finger, hindi na maderecho ang daliri, and then broken back. Merong taong with a broken back right now, and they say baka hindi ka na makalakad, but the Lord is healing you right now. Kapatid, He is stitching your spine together again in the name of Jesus. Somebody with a blood condition, like a leukemia, or just there's something wrong with your blood, but the Lord is cleansing your blood right now in the name of Jesus. Just receive it, kapatid, because again, I'll repeat it. He sent out His word and healed them. He rescued them from the grave. In the name of Jesus, He will rescue you from sickness and from the grave. Amen and amen. Sabi sa Isaiah 53, He was pierced for our transgressions. The chastisement or punishment of our peace is on Him, meaning the Lord Jesus Christ. And by His wounds, we are healed. In the name of Jesus, I declare healing to all those who are praying with us right now, different kind of sicknesses. And I would like to, the Lord wants me to center on those mental illnesses right now. In the name of Jesus, I cast out all the demonic strongholds that are attacking the people, making them, torturing them with anxiety and with fear. I rebuke that spirit of anxiety, fear, and depression. Get out in the name of Jesus. And for the sicknesses of cancer, somebody has a, mga babae ito, merong sakit sa cancer sa pagkababae. In the name of Jesus, I declare healing right now. Receive your healing. Hallelujah. Receive your healing right now. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name, receive your healing. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location, o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Madali akong magalit. Yung emotion ko, hindi ko makontrol. Ganito ang ugali ni Christy nang hindi pa niya lubusang nakikilala ang Panginoon. Pakiwari ko, may kulang sa buhay ko. Nag-a-attend ako na lagi sa church. Wala akong namimiss every Sunday. Pero parang may kulang pa rin. Yung pag-uugali ko, walang pagbabago. Isang gabi, siya ay nakapanood ng The 700 Club Asia. Wala akong personal na relasyon kay Jesus Christ. Sumabay ako sa prayer of salvation kay Sir Peter Kairos. Kung buo yung loob ko na tinanggap ko doon si Jesus Christ as my Lord and my Savior.
na-feel yung gap or yung space na nararamdaman ko that time. Magmula noon ay nagkaroon si Christy ng pagnanais na lalo pang makilala si Jesus. Ipinagdasal din niya na dalhin siya ng Diyos sa isang simbahan upang lumago ang kanyang buhay espiritual. Kalaunan ay muli siyang nakapanood ng The 700 Club Asia. Nakita po namin na yung Operation Blessing is nag-extend ng tulong sa Yolanda typhoon victims. During that time, madami ang namatay, madaming nasalanta. Nakita ko po kung gaano kasincere talaga at kung paano na ipaabot ng Operation Blessing yung kanilang tulong. It was November 2013 nung nakakonfine yung anak ko sa hospital kasi po nag-fever and nagtatai siya. Medyo nag-struggle kami financially kasi nga syempre yung gastusin sa hospital. Pero na-encourage pa rin po akong magbigay kasi nga nakita ko po kung saan napupunta yung tulong at saka mas madaming tao ang mas nangangailangan ng tulong. Naranasan ni Christy ang kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi po ako namang problema sa pagbabayad ng hospital. Yung mga kakilala ko pong doktor, hindi na po naniningil. Yung hospital po na pinagtatrabahuan ko is nag-extend naman po sila ng help sa akin. Isa pang tugon sa kanyang panalangin ang maimbitahan siya ng kanyang kaibigan na dumalo sa isang Kristiyanong simbahan. Through the word of God, na naliwanagan naman po ako na yung dati kong pag-uugali, na laging magagalitin, temperamental, emotional, pinapagana yung emotion lagi. Lahat po yun is nabago po. Panibagong sorpresa naman mula sa Diyos ang natanggap ng pamilya ni Christy noong 2021. 6 na taon po kaming nagre-renta ng apartment na aking asawa. And then, lagi po namin pinagdadasal na magkaroon ng lupa't bahay. Naramdaman namin ang pagkilos ni Lord sa aming buhay unexpectedly dahil binigay po niya nung kasagsagan ng pandemic. Naniniwala po ako sa salita ng ating Panginoon sa Proverbs 11:25 that a generous person will prosper. Anyone who refreshes other will be refreshed. Napatunayan ko po yun sa buhay naming mag-asawa na true sa pagbibigay kahit anuman pong estado meron ka, kahit financially troubled ka, may kagalakan ng iyong pagbibigay, walang imposible sa Diyos na hindi niya ibigay kung anuman yung pinagdarasal mo. Nagpapasalamat po ako kay Lord dahil ginawa po niyang daan yung 700 Club Asia para mas lalo ko po siyang makilala. Dati ko pong sarili is wala na, kundi siya na po yung namumuhay sa akin ngayon. Dahil sa overflowing na grace na ibinigay sa atin ng Panginoon, sobra-sobra po yun na kinagagalak ng aking puso. Alam mo, Christy, relate na relate kami ni Joy sa mga shinare mo, no? Kasi sa totoo lang, di ba, kadalasan di naman talaga overnight ang pagbabago, di ba? Ika nga, we are a work in progress. Aminin mo, Joyce, work in progress ka. Work in progress, pero alam mo, sa totoo lang, I'm human. So gusto ko yung when I wake up tomorrow, payat na ako. Alam mo yung ganon? Or when I wake up in the morning, kung ano man yung pinagdadaanan ko, over na. Parang okay na lahat, na maayos na ako, etc., etc. But it doesn't work that way. Yes. All the time, minsan-minsan, the Lord will do, may mga bagay siyang ginagawa na overnight. Oh, sometimes, yeah. He'll heal you, yung biglaan. But for the most part, yung sinabi ni Iko, totoo yan. Yes. We are a work in progress. Kumbaga, ito ay isang journey, mm-hmm. Di ba? It takes several steps. Tsaka alam mo, Joyce, madalas, di ba, ang ginagawa natin, eto ka noon, tapos isa-celebrate natin yung eto ka na ngayon. Pero hindi, yan, totoo, kailangan yung gitna, i-celebrate din natin I yan. Like kasi part yun ng development ng character building natin, yung ginagawa ni Lord sa buhay natin. Di ba? Pareho rin yun sa giving. Yes. Di ba? If we talk about giving, it's sa umpisa naman. Yes, it's a journey. Sa umpisa, parang, di ba yung mga naririnig natin, una, eto lang muna yung bibigay mo kasi eto lang yung kaya mo. Or minsan, pag may sobra, yun yung ibibigay mo. Pero, darating ka sa point na minsan, eto na lang ang meron ako. Pero dahil alam mo na it will bless the Lord, it will bless people, it will be a blessing to so many, many, many people, yung last mong natitirang pera,
ibibigay mo? Well, speaking of yung, you know, yung last mong pera, you can always start small naman. Kunwari, it's like, how do I develop a generous heart? Right. Here is an idea. Simulan mo sa pagbibigay ng pasensya. Ayun na. Sa mga tao sa paligid natin, sa paligid mo. Mag-smile kahit naiinis ka. O, di ba? Speak positive words instead of negative words sa mga tao at sitwasyon. You know, so paunti-unti until umabot ka na sa point, oh, I can donate this pair of shoes. Mm-hmm. It's very nice shoes, but I'll give it to somebody who needs it more. Before you know it, habit mo na yung pagiging generous. Yan. So, yun na yun. Oo. Yung kumbaga, parang kaya ko pala magbigay ng higit pa sa aking inaakala. I like you it. You know, giving is really empowering and transforming. At tulad nga nung naranasan ni Christy at ng kanyang pamilya, sa ating pagbibigay, hindi lang buhay natin ang nababago. Habi nga ni Joyce, kahit yung damit mo na binigay mo, yung sapatos na binigay mo, nakakapagbabago ng buhay ng ibang tao yon. Kumbaga, nagiging change agent tayo. Type ko yung term na yan, change agent. At dito sa CBN Asia, maaari kayong maging change agent sa buhay ng mga kababayan natin. Tawag na sa 873-70700 o di kaya ay mag-text sa mga numerong nakikita nyo sa TV screen. Pwede nyo ring iscan ang QR code sa inyong screen. Meanwhile, here's Alex for some updates. Maraming salamat sa ating mga change agents na sina Joyce and Iko. If meron po tayong mga comments, nawawala ang pangamba ko kapag ako'y nanonood ng 700 Club Asia mula kay Ramos Mendoza Cecil. Wow! Salamat po sa pagtulong nyo sa mga taong nangangailangan. Naway marami pa po kayong matulungan. Mula kay Nauj ay Lisek. Ayan. So, if you have stories of healing, blessing, and transformation, share them with us either on our Facebook pages, CBN Asia, or the 700 Club Asia, on our Instagram or X. Please use the hashtags, hashtag blessing imain mo na. Meanwhile, we would like to thank our faithful partners. CBN Asia would like to thank the following: M. Luvillier, iRemit, RD Pawn Shop, 7-Eleven, EC Pay, AdStrat, United Neon, Nixis, Bread Talk, Giga Natural Products. Pakiramdam nyo ba'y parang may kulang sa buhay ninyo? Bakit hindi nyo subukang bilangin, isa-isahin ang mga blessings ni Lord sa inyo? 2 Peter 1:3 says, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. And in Romans 8:32 it says, Since He did not spare even His own Son, but gave Him up for us all, won't He also give us everything else? All out si Lord kung magmahal, all out siya kung magbigay dahil pati ang kaisa-isa niyang anak na si Jesu Cristo ibinigay niya sa atin. He is our ultimate blessing. Sa mga miners ng blessing dyan, ako huwag nating kalilimutang ibahagi rin ito sa iba. Tulad ni, ayan, ito si Noel na nagbigay ng 200 pesos, si Daisy 200, Rita from Japan, 1,000 monthly, si Rex 13,000 pesos, thank you David June from Negros Occidental, 1,000, Elmer from Valenzuela, 500 monthly, si Bing 200, Janice 500, Evangeline from Cavite 250. Woohoo! Ako naman, may mga Facebook stars. Princess sent 20 Facebook stars, Dorina 20 Facebook stars, Rita 100 Facebook stars, Emeline 20 Facebook stars, and we have donations from Feliciano 500 pesos, Manili na taga Cavite 100 pesos, Nehemiary from Taguig 2,000 pesos, Marlon from Rizal 100 pesos, Von na taga Quezon City 250 pesos, at meron po tayong FB stars, si Harold J, 20 Facebook stars, si Pai, or P, gave 35 FB stars, Marijo, 200 stars, Let, 15 stars, Rochelle, 50 stars, Gags, and 40 stars. Ayan po! So far, our donations have reached 1,359,139. Ayan! Pero it's not over yet.
continue giving, continue calling, continue chatting with us on Messenger. Our prayer center is open 24 hours from Monday to Sunday to reply to all your messages. Samahan niyo kami muli sa Lunes sa pagpapatuloy ng Blessings. Imahin mo na! May God bless you and keep you and may He make His face to shine upon you and give you His everlasting peace and endless blessings. Amen. Amen. Maginhawang buhay. Si Lord pa lang is enough. Siya ang kayamanan ng ating buhay. Maayos na kalusugan. Kahit anong imposible na karamdaman, talagang kayang pagalingin ni God. Magandang kinabukasan. He is faithful. Kasi hindi niya ako iniwan sa journey ko. Tanggapin mo na ang biyaya ng Diyos sa Blessings. Imain mo na! Live TV Special sa GMA.